Ayan, so ayun, nakahanap pa tayo finally ng makakainan. So kakapasok lang namin sa mall. So ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano at magkano yung saliva test. So actually, ang iniisip ko is dudura ka talaga, pero hindi yon yung mangyayari. Kung iipuri mo lang yung laway mo dito sa bibig mo, sasa mo, parang may bibigay silang nagamitang pandagat, lalagay mo yung laway mo doon. So ang una kong ginawa ay, syempre, hinanap po muna sa Google yung page ng Red Cross at may link doon. So papasok ka doon, click mo yung link, tapos mag-fill up ka ng details. After nyan, meron kayong babayaran na 2,093 pesos. Yes, 2,093 pesos lang. And acceptable po siya sa airport kung taga Davao ka. Kasi kung from Davao to Manila, wala namang ibang required, trace up lang. Tapos yung sa pagbalik mo ng Davao, is kailangan siya ng at least swab test or saliva test. So, saliva test is acceptable and mas mura lang siya. Yun nga sinabi ko, 2,093 pesos lang siya. After nyan, meron ka ding parang i-pick na link doon na ECIF. Yun yung link na bibigay ka ulit ng information mo para bibigyan ka ng parang code. Yung code bar, code ba yun? Tapos pagdating mo doon, tatanungin ka nila regarding sa parang retrieval code mo. So meron kang retrieval code na matatanggap. Meron naman naka-instruct doon bago ka magpusod sa payment na kailangan na hindi ka kakain, hindi ka magmumug or magiinom ng tubig kahit ano within 30 minutes bago yung schedule time mo. So pipili ka ng oras. Open po sila ng Saturday. Saturday po yung schedule ko ng 8 a.m. Sobrang dali lang po ng proseso. 10 minutes tamang-tama yung binigay nila ng oras. 10 minutes lang po siya. Tapos pagpating doon, kailangan i-ready mo yung pen mo at saka valid ID. Tapos nun, meron sa kabila, mag-i-instruct sa'yo kung ano yung gagawin mo. So, ayun, pagdugtungin mo lang yung dalawang bagay. Tapos, bali po, yung laway mo hindi ka po dudura, yun po yung sinasabi ko kanina. May video akong ginawa para makita nyo, para ma-witness nyo kung ano yung ginawa ko. Super dali lang talaga. Hindi siya masakit, katulad ng swab test na may ilalagay, papasok sa ilong at saka sa mouth mo. Bago ko makalimutan, isa din sa mga pinaalala doon na bawal po para sa mga babae or sa mga gusto maging babae, bawal po may lipstick. Huwag po kayo mag-wear ng lipstick on that day and may ipapakita kong sample video kung ano yung ginawa ko doon. Tapos, tatanungin ka din nila kasi yung result, i-emailan nila sa you don't need to go back there to get the result. Magtatanong sila kasi yung result niya is within 24 to 48 hours po yung aantayin natin sa result. Medyo matagal siya kaya sabihin nyo kaagad kung may flight kayo na may paggagamitan kayo kasi baka huli na ang lahat bagong pa masabi and then late nabigay sa yung result. Kina-chat down naman nila doon kung ano yung mga necessary information na kailangan para sa paggagamitan mo ng result mo ng saliva test. So, antayin natin na mag ano yung laway natin. Saka natin lalagay dito. So, kailangan abot na kalahati. Then, bawal ka tumura. Baka kasi may discoloration or meron ding halong phlegm. Mag-iipulin mo natin yung laway dito. Sabi is waiting outside. So I think yun lang po at enjoy and hindi ko alam kung sure na 100% tama yung result ng saliva test pero mas makakamura ka and way easier and mas madali and yung result din as well. Yun lang po.